ngayon eh. Dahil dun sa kanya ulti superposition. Ang tawag mo dun, switch. The switch account. Alright! This is it! Tapos na ang oras ng pag-iintay, the last chapter para dito sa muling pagtatapat ng NXPE at Bren Esports. Remember, nanalo ang Bren nung una. Redemption game ba to para sa NXPE? This time, buo ang big three ng NXP, Chantel. Yes, and for NXPE was sinasabi nila kapag kakasama nila si Rene J, iba yung moral ng team. Iba yung teamwork. Oh, iba yung teamwork nila. Iba yung nabibigay dito ni Rene J. Well, for Bren, kumaga ito yung team na matagal na sila magkakasama eh. So dito natin makikita kung paano yung pinagdaanan nila, paano sila nabuo as yep. a team. Ang interesting ng matchup na to, ang daming mga nabuong stories, ang daming mga nabuong social media post, ang daming mga captions na yep. pinang clickbait yes. ng mga content creator. Mm-hmm. And once again, dadami na naman ang analysis bukas. Matik yan. Here we go. Since bago ang ating patch, gusto kong bigyan mo kami ng onting glimpse dito, Wolf. Alam ko, isa ka sa mga naging interested about the latest patch. Ano ba dapat ang magiging rotation mo? Something ba na dapat talaga dalawa na yung gold lane? Or same pa rin? Kasi dito sa nakikita ko, parang parehas pa rin. Ooh. In fact, si Carl TZ ang jungler Nathan. Oo. Oh. At si Flap TZ ang ating explain the back siya. Wow. Kumbaga, ano dito, yun yung sinasabi natin kanina na medyo inano natin no, during the draft na may possibility nga na maging core, ano dito, core Nathan for Bren Esports, which is very good kasi mm-hmm. makikita natin yung possibility na umikot siya sa iba't ibang roles. Well, for NXP Evos, ang kinagandahan dito sa kanilang lineup, parang pang team fight talaga eh. Yes. Kasi yes. yung changa dito ng Bren is more on the late game. So, kumbaga matagal pa natin siya bago makita. But anyway, Bren Esports dito, kailangan nilang mapigilan si H2, pero si Fury dahil, mapigilan. Dahil nakakapag-farm pa rin si H2 doon sa Orange, ang ganda ng kuha ni H2. Meanwhile, Fury will be able to dodge the Cursed Crow ni Rene J. Rene J ngayon on the Mage Hero. H2 with the Crammer. Kailangan to para umabot siya sa 4. Actually, yan, in a while, aabot na yan. There you go, maghihintay na lang siya. Pwede siya mag-grab coin this time, pero aabangan siya ni Rebo. So yes, parang ganun pa din actually yung nangyaring rotations. Yep. Hindi kagaya kanina na nakita natin na dumudouble gold. Yes, yes. Nag-iba lang yung jungle. Nag-iba, nawala lang yung assassin jungle, Chantel. Yes, and for NXP, was dito naging marksman eh. Yes, kumbaga nagkakaroon na ng variety. Kasi kapag ka nagkaroon ka din ng panibagong jungler, hindi mo pwede masyadong baguhin yung dynamics kasi yun lang naman yung nagbago in terms of the patching. Yes. So for Bren dito, and for NXP Evos, ang pinakakailangan na lang gawin is to open up a space doon sa kanilang mga marksman since medyo yep. matagal or item dependent. Depende na lang kung sino una makapag-farm, makapag-power spike, Black Dragon in. Si James makukuha pa rin ni Carl TZ yung turtle. Habang sabi ni Yelly, hey, sige, real world manipulation tayo. Pero nasa likod naman si James. Kalaban si na Carl TZ. That is the first blood, sabi ni James, with the dragon tail as well. Pero syempre, may onti pagbawi naman doon ang side ng Bren. Worth it na trade for the side of NXP. Palitan lang, kumbaga. Palitan niya for NXP, Evos, and Bren. Pero kinagandahan dito, yung sinasabi natin yung potential ni James, eh, pwede siyang lumikod anytime. Yes. And nakita natin, pwede niya kuhanin kung sino yung mga gusto niya kuhanin, which is very good thing for NXP, Evos dito. One thing na kailangan ting take note is, Rene J, kakakuha lang niya ng level 4 noon. In fact, naunahan pa siya ni Yelly Hayes na makakuha ng ultimate. And knowing this, si Rene J galing pa siya sa gold lane, ang ibig sabihin ay na-outplay siya ni Rebo. Kasi kung papansinin natin, si Rebo is level 5 already. Lamang na lamang over Rene J. Kaya yeah. naman nung turtle fight, hindi nakaporma ng sobra yung NXP kahit meron silang mga teamfight tools kasi wala pang ultimate doon si Farsa. Kasi kahit nakuha nila si Carl TZ, kahit nakuha nila, na-shutdown nila si Carl TZ in the turtle, nakakuha naman ng libreng gold sa top lane. Mm-hmm. Si Doc Rebo, ang yaman ni Doc Rebo ngayon, hindi tayo magtataka. Yes, and speaking of Doc Rebo na medyo mataba rin, nagkakaroon na ng item, alam natin yung capabilities na isang Thams. Tapos ang katapat niya pa is a mage. So medyo yep. mahihirapan pa later on si Rene J dito pag hindi siya naikutan ng side ng NXP Evos kasi magkakaroon ng gap, magkakaroon ng discrepancy sa kanilang mga items. Yep. So for NXP Evos dito, kailangan nilang pumunta yes. dun kay the goat kasi yes. kumakain ng kung ano-ano. Kumakain ng ano, ng mga kinakain ng goat. Ano ba kinakain ng goat? Dumadamo. Oo, dumadamo-damo muna in the top lane. At eto na nga eh, tama ka Chantel eh. Kasi,
nakita na yun ni Yawi, na foresee na yun ni Yawi, kaya sinubukan nilang kunin si Doc Ribo, but it was too late. Doc Ribo nakaalam. To the point, may mirror movement dito ang Bren in the top lane. James, trying his best with the Black Dragon. Ooh. Makuha siya ba? Hindi. Hindi nakakuha si James. That is Bren Esports taking energy shields. Sabi din ng NXP, saglit. Kumuha na tayo ng turtle. This time, it's our turn. Yes, saglit. Kailangan may kapalit. Sabi din ng NXP EVOS. Pero, Bren, ang ganda ng rotation na kanina. But then again, NXP EVOS, kinagandahan dito is if every man na may makuha sa kanila, meron dapat na merong bawi. Kasi yes, hindi pwede. Since marksman ang labanan natin dito, hindi pwede na merong maiiwan. Ang ganda ng bawi doon ng NXP, no, on that turtle. Pero again, going back to the topic, look at the gold right now. Doc Ribo, now with the War Axe, 3,400 gold. Ang daming energy shield. Nako, gaano ka nakakatakot itong Tams Wolf? Paki-explain naman sa amin. Ang nakakatakot sa Tams is mabilis siyang sumama dun sa laban. So kung wala nagkaroon ng clash, makaka-rise po agad siya. Mm-hmm. But at the same time, hindi mapupush yung top lane. Kasi yun, pwede niyang tankahin yung mga minions sa top. So instead na maging offensive, ang naging choice ng Bren Esports, protektahan natin yung gold lane natin. So tama si Chantel. Dapat kung ikaw ang NXP, nakatingin ka na dito. Nakatingin ka na dapat i-shutdown mo to. Yes, kasi mamaya pag sumama, diba sinabi natin kanina, pwede sumama si Ribo later on pagdating sa team fight. Pero pag sumama siya na hindi pa siya napipigilan sa taas, okay, mahihirapan sila, pero... Kaso sabi ni Yawi, saglit lang, Kuya Manjin, unahin natin yung mid. That is Few getting away. Habang si Eli Hayes naman, inaatake niya ni Flap Tizzy. Pasok ngayon si Carl Tizzy ng kanyang Interpreter. Si Eli Hayes ay tatabaan dito ng kagat ni Doc Ribo. Magbaback na muna ang NXP. Sumakto dito yung Last Airlines din. Kakaming connection ngayon ng Bren, kasi nakita natin how alam nila na nasa yung mga kalaban nila kung sino mag-initiate at sino pwede pa rin. Kasi kanina si Hayes, kumaga running for his life na siya ng time na yun eh. Correct. Pero sabi din ng Bren, oy, huwag na natin patatakasin to. Pwede natin kuhanin for that, Bren. Sila ang lamang ngayon in terms of the turret push din, at yung top lane. Sila pa ang mauuna dito. That is going to be a tower in the top for Carl Tizzy. Meanwhile, may teamfight na naman tayo. Dragon Tail in, Flap Tizzy. Ayun na nga yung void na meron. Pero sabi dito ng game, saglit lang, kailangan muna natin ng pause. Saglit lang muna. Interesting team fight na magaganap ngayon dahil I think magkakaroon na naman ng next turtle. Yes, and for both our teams, kung mapansin natin doon sa positioning kanina, there's a possibility na maganda yung ultimate dito ni Yawi kasi nailapit niya doon sa mga kakampi niya. So it's either malapit in a way na mapapatay yung mga kakampi niya or quick to react yung mga kakampi niya para patayin. Finally, gagamitin na lang ngayon si Ribo. This is Thams. Mm-hmm. Yeah, this is scary kasi napakataas nung farm deep dito ni Ribo. Yes. Kailangan natin take note, nandun niya siya sa gold lane, which more gold agad yon. At sa first 5 minutes, siya din yung nakakuha ng outer turret and shields na ubus niyon. So that's so much gold na napunta doon kay Doc Ribs sa may top lane. Kaya naman, kung papansin natin yung gold, kahit pa na-feel natin yung NXP, maganda yung teamfight nila, lamang ng 2,000 ang Bren Esports. In terms of position ngayon dito ng NXP, I think ang ganda ng kuha ni Yawi sa kanyang Kufra. Ilang beses natin nakikita ang NXP in this type of situation where Yawi can pull yung mga clutch setups and then susunod. Kasi kung isipin mo, may items H2. Hindi siya na-delay. Hindi rin naman na-delay yung ibang parte dito ng NXP. Wala lang silang nakuwang kill, pero may farm pa rin sila. Yes, ang pinaka-crucial lang dito for the position of next play EVOS is yung bitaw dito ni Yawi, yung iba nasa mga bush. Kung matitira dito na NXP EVOS kahit nasa bush yun. Well, nasa bush nga sila at makakawala na sila doon. Bouncing ball para kay Yawi habang si Flap TZ inatake pa rin si James. Nako, yun yung back shield unity. Sabay, ultimate ng dalawang mage! Major shower to the real world manipulation mula kay Yellow Haze! Respeto muna sa dalawang kupunan. Sabi ni Carl Tizzy, bahala kayo mag-clash. Turtle ako. Yes, diretso muna sa turtle. Parang ito yung nakikita natin. Totoo yung sinabi ni Lasty during the interview. This time around, because of the patch, kaya niya maging mas aggressive. Kaya niyang makipaglaruan. Oo, tapos lumilipat-lipat pa dito yung ano niya, yung Matilda niya. So, parang overseen siya dito during this team fight at nakakapagdagdag ng moral para dito sa side ng Brett. Speaking of Lasty, Chantel, 2-0-1 siya this time. 100% on the kill participation. Mukhang ML na ML nga si Lasty. Mukhang naaral nga niya ng todo itong patch. Well, sabi dito ng NXP, saglit, punta tayo sa top lane. Yawi. Meron tayong pitas. Nag-create sila na play. Yawi na sa loot! Getting one! Pero ayun yung burst damage na hinahanap ngayon ng NXP. NXP, Yawi, and H2, syempre.
kuha dito ng kill at mukhang pipersay nila yung top lane na ito. That was the plan para dito sa next play, Evos. Wala nakapansin, nandun pala si Yawi. Kumbaga kung si Eli is yung most patient man, dito lalaban din si Yawi. Tago lang eh. Well, lahat tayo kanina naging patient. Ay, sabagay. Lahat tayo kanina naging patient at patient din ng NXP dahil nakakuha sila ng mga pitas. Sabi ba dito ni Flap TZ, itutuloy nila mukhang hindi. Wings by wings out by for RenJ. And Yelly Hayes, ah, ang ganda ng mga zone yep. na ginagawa ni Yelly Hayes kanina pa with this Eve pick. Yes, si Yelly Hayes talagang into the zone kasi grabe mag-zone. Ah. Pero makikita natin dito for Bren, medyo nag-iba na yung kanilang ikot sa ating laro. Oh my God, ipipilit na lang nila yung gitna. Napala ngayon si Doc Ribo masyado napalalim dito. Habang yung NXP, yung burst damage nila malakas pa rin talaga. Arrow won't connect for H2O as Bren will retreat. But this time NXP, unti-unti nga kabawi. 23k na, ang daming nakuwang kills at ng NXP ngayon. Ang daming pa nila nakuwang tore at isa na lang, 1,000, actually wala na nga 1,000 lamang dito ng NXP, ng Bren Esports. So, well done mula sa NXP, na-utilize nila yung biglaan nilang timing kapag may ultimate yung Eve tsaka yung kay Farsa. Pinagsasabay nila o kaya minsan naman ay one after the other para talagang hindi makapwesto doon yung Bren Esports. At nabibait nila si Ribo, yung crucial yung death ni Ribo na yon. Yes. Kasi ang ganda na eh, ang ganda na nung ano niya, advance niya eh. Oh, napakahirap kasi pumwesto kapag kadalawa yung major nag-burst. Pero ito na. Yun na nga, oh, isang bilog tapos isang rectangle eh. Ang pwede mo makita doon eh. Pero bilog lang muna yung nakita natin dahil yung dragon ay umiikot-ikot na. Umiikot din si Lusty. Yelly Hayes, ang ganda na position. Pero sabi din na Doc Ribo at Flap TZ, nako, nginert-ngert si Yelly Hayes sa likod. Mawawala si James, pulado si Yelly Hayes. Sabi ni Doc Ribo, hello old teammate. Wow, ang ganda ng pasok ni Doc at ni Flap TZ to get this middle tower. Bren Esports winning that team fight. Grabe yung initiation dito ng Bren. Kumbaga, dalawa sila eh. Ikaw yung team A, team B. Pasok ko dito sa may taas, ako sa may bandang likod. Oh. Yung nangyari dito sa Bren, meron silang secret plan against NXT Evos dito. Kasi ang ganda na pasok supposedly ni James. Yes. Na zone out, napakalit na lang ang buhay ni Carl TZ. But because of that zone out dito ni Flap TZ and ni Ribo, nabaliktad ang sitwasyon. At sabi ng NXT, tutuloy pa rin natin yung laban. Hindi pwedeng wala tayong bawi kagad, pero buhay pa rin si Ribo because of the counter and Inferno. Nawala si Yawi ngayon. Meteor shower to now. Ang buhay ni Yelly Hayes and James also falling down. 3 turtles, 30k. Sabi ni Renny J, teka lang, kuha tayo ng isa. Well, nakuha niya si Ribo. But it is now Bren Esports on the attack, Chantel. Very aggressive ang Bren dito sa... Grabe naman talaga yung mga connection dito ng mga players natin from Bren. Kapag camera na aapit, gustong kuhanin ng NXT Evos, meron ibibitaw ang Bren dito sa atin. Pero yun nagiging maganda para dito sa side ng Bren. Kasi if ever na may moment na parang lugi sila, napapaganda nila kasi ang dami nila pang bato na long range. Long range. Specifically kay Few na, sa laro natin. Kaya nga siya Few eh. Uh-huh. Sige Chantel, kaya siya Few. Labanan mo. Lalabanan ko kasi... Few. Oh. Tama ba? Oo, sakto. Huwag ka mag-alala, Chantel, na-joke na niya yan dati. Ah, okay. Ngayon, season 2. So, hindi ako nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Yan, maraming salamat mga kapatid. Wow. Pero yeah, 10-6 score natin. Bren dito, napakaganda nung pinapakita nila. Kumbaga, pag may gumagalaw na isa, gumagalaw lahat. Yes. Actually, ang ginagawa ng NXP ay tinatapatan nila yung aggression. Ang problema lang, parang hindi lang nagsisink yung Feathered Airstrike at saka Real World Manipulation. Siguro kailangan nila ipagsabay talaga yung zone eh. The Real World Airstrike. Ooh, pwede. Feathered Manipulation, pwede. Pwede rin. Ano sa'yo? Feathered. Wala feathered. Lang. Pero, kidding ano aside, yung Wolf? Ano yan? Kidding aside, mukhang dahil din kay Flap TZ kaya naiilang yung NXP kasi... Parang imagine mo may gumugulong-gulong dun sa harap nila. Oo nga eh. This is the fourth pick. Actually, exactly. After the Eve. Exactly. And I think, one time nung na-interview yung Bren, nung natalo sila nung season 7, sabi nila na hindi pa nila kabisado kung paano talunin yung Eve. Hindi pa nila nagigets. Changi din yung ginamit nila nun eh. Oo. Hindi ako nagkaamali. At saka nung time na yon na hindi pa nila alam kung paano counterin yung Eve, hindi pa nai-interrupt yung ulti, pero with Flap TZ na tumatalon-talon, rolling in the deep sa may bandang Geddy, automatic, pwede niyang kuhanin si Yelly Hayes sa may bandang likod. Yun nga eh, rolling. Instant jump. Kasi malalim, kaya rolling in the deep. Oh, rolling in the deep. Kasi kaya niyang palalilim yung kanyang role. Pero ito na naman tayo. Well, tingnan natin. Can NXP
Get this counter go. Napag naging Adele, eh, no? Oo, kakaiba eh. Kakaiba talaga. Tignan natin kung tama ba to. Pero for NXP Evos, dito ang kinagandahan is kapag ka meron mga team fight, lalong-lalo na sa mga gantong masisikip or kaya very open area, kapag maganda yung bitawan nila, to the point na mas nauna sila against Bren, may possibility for a wipeout for this team given kaya the burst. Yes. Kaya eh. At ngayon, they're hoping for that. Yung zone ay nandun pa rin. Si Pew na pa zone na lang. But it's Carl TC to get that retribution. Papasok na ngayon si Yawi Magsa. Pero napakiling spree pa. Tumama na yung mga entropy habang nasa likod. At awa yung clash. Ibang klase si James. Nanggigigil. Pero pinagtatama-tamaan siya ng mga tuldok na pinabato ni Carl TC. Brenny Sports taking down 3. Alam mo yung ginagawa dito ng Brent, parang si Ribo dito yung kuya. Tapos sasabihin niya, sino flop, sino yung nang-away sa'yo? Kasi ganun yung nangyari kanina turo sa... Kuya Ribo! Oh, inaway ako nito, turo mo. Sino dito? Parang ganun yung nangyari. Ah. Yung sa gameplay ng Brent. And grabe, 100 assists para dito sa season alone for Ribo. Oo nga, ibang klase. Ibang klase talaga. Sumasakto pa, Chantel. Na si Doc Ribo ngayon, but Pew is down. Ito na ba ang opportunity sa NXP? Again, napanood na natin to. Ilang beses natin nakita ang NXP sa mga ganitong type ng comebacks. Makakuha sila ng isa, susubok pa ng dalawa. There you go. Ultimate defense for the side of NXP. James and H2O trying their best. Mabilis lang para sa kanila na dumepensa. NXP Evos, pwede pa nila patagalin actually yung laban natin. Kasi kaya yung binabanggit natin kanina pa, it's all about the burst. Alam naman natin yung capability ng Farsa pagdating sa late game, yes, kung paano mag-burst. Yes. And for Bren, mahirap na pumasok basta-basta. Ang hirap talaga. Ang taas ng spam capability din ng NXP. This is too much pressure right now if you are Bren. Because NXP, mahilig sila sa ganitong games eh. Sa momentum type of games that they know they have abilities that can come back. Yes, ang pinaka nakikita ko na lang dito for NXP Evos, kailangan mag-connect kasi maganda yung mga pasok ni Yawi. Connection. Dapat mabilis. Uy, yung connection cancel nila dito. Oo nga, sino yung na-cancel dito? Na-cancel ni Flap yung talo ni Yawi na dapat pamunta kay Pew, kaya nanggugulo na lang. Brenny Sports, ilalabas yung site. Nasa likod si Carl TZ. Oh no. Ooh. Si James ang main target ngayon. James, sa paggamit ng Black Dragon. Yawi, mag-stretching. Walang tatamaan. Stretch lang muna. Kung magiging laro natin ngayon, parang red light tsaka green light na eh. Oo nga eh. Kung sino yung mahuli na gumalaw, delikado eh. Ganun eh. Well, tignan natin dahil gumagalaw ngayon si Black TC. Pero oh! Yawi! With the setup to the Feather Dash Strike! Boom! The burst is real! H2O, nako! Pumapara na lang doon sa manang gilid! Ooh. Yun na nga yung binabanggit natin sa may mountain shocker. Tatamaan yung tatlo habang tumatakbo si Lusty dito! Lusty is down! Tinatamaan ang mga bouncing ball habang si Doc Ribong umangert-gert na lang, trying his best to get rid of 4, pero walang malakas sa marami! NXPE! H2O with the split push as well! The setup is real! NXP! Kaya-kaya nilang patumbahin ang Bren ngayon na Yawi is the super slow. Oh, pero masyadong malalim. Let's see Feather Strike para ngayon sa side ng NXP. H2O tatamaan dito, pero napalaban nilang sina Lusty. Super position mula kay Carl TC. Kailangan na mag-retreat. Takbo NXP. Nandito na ang Bren. Nandito na si Carl, pero buti na lang walang dash si Carl sa engagement. What a game ang nakikita natin ngayon, Chantel. Grabe palitan. Napalitan ang mga pwedeng bitawan dito for Bren and NXP. NXP Evos, nakita natin doon yung team communication nila. Kailangan na kuhanin si Lusty. Pinigilan talaga nila kanina na makatakas at mamatay si Lusty during the team fight kasi yung dash niya, malaking factor para makaalis si Cartesi. Pero for Bren, yung presence of mind, dito nakikita yung kanilang character. Kung nga gano'ng kaganda or kagano'ng sila katapang given na ibang mga players nila dito is wala. Labanan na to ng kumbaga mindset, and it's all about the team fight. Team fight, heavy game. Ang taas ng scoreline natin ngayon. 15-11. Man, akala ko NXP na talaga yun eh. Hindi lang inabot ng dead timers eh. Tinamaan din kasi nung first kill ni Cartesi doon si H2. Nung nag-sidestep siya papunta doon sa kaliwa, saktong-sakto yung first kill ni Cartesi. Biglang parang 60% na lang yung HP ni H2. So parang ginawa na Bren Esports, sige, i-go na natin at nakakuha nga sila ng kill sa Yison Chief. Ilaban na lang natin dahil nag-mission shower na naman. Ako, nawala na ngayon si Yawi. Nasaan na yung setup? Ooh. Pero nandoon sa likod si Eli Hayes. H2O will manage to get the kill. Nandito pa rin si na H1 na nag-ahabol. Immortality para kay H2O. Flap teasing ngayon, tatamaan ng weapon mastery.
na mapapaback na lang ang kanyang back siya. This time, chilaksang muna yung dalawang kupunan. James nagbabox out ngayon. Lord, ang main target. Lord Dance is ready. Ready, Jay, na paggamit na Feather Strike. Pero ang Meteor Shower na tumatama sa kanya. This time, NXP magbabak na. Bren Esports, ito yung sinasabi natin. Yung capability ng Nathan Chantel. Who will take the retribution kill dito sa Lord? Oh! Still, it is still Carl Dizzy. Habang si Renji Pulado na lumipat na. Lumipat na ata ng kabilang ibayo. Meanwhile, view pay the way. Ultimate. Grabe si Puni dito. Sabi niya, Fiu, na medyo nang lalambot. Napakonti na lang buhay doon ni Fiu, pero nailaban pa rin na depensahan yung kanyang sarili. And NXP Evos dito, maganda sana yung gusto nang rotate. Grabe. Parang malalit to Jerusalem yung nangyari doon sa Lord fight natin. Pero Bren. Grabe. Bren is back eh. Tsaka grabe nag-moonwalk doon si Fiu. Para siyang Michael Jackson. Para Michael Jackson pa-atras eh. Ano yan, parang... Bren is back. All right. Backstreet Boys. All right. Isa pa. Bren is back. All right. Pero NXP Evos dito, madali pa nila pwedeng depensahan dyan. Meron silang Eve at Farsa. Napakadali lang. Gaya na sinabi natin, na depensahan ang ikalawang Lord sa ating laro. Ibang klase, ang daming mga nakakancel dito. But Yawi will now go for the Tyrant's Rage. Habang yung Meteor Shaman nandun pa rin, umalis sila doon sa gitna ng Real World Manipulation. Pero yung Dragon dito, sumisigzag. Yawi with the knockup once again. Killing spree para dito kay H2O. Ang daming na jujuli. Ang daming na uhuli ni Yawi to get yung mga clutch moments na pwedeng pang comeback ng NXP. Oo, si Yawi dito, Yawi Bebang, kasi grabe jumuli Bebang dito sa atin. Pero yeah, NXP Evos, grabe yung pag-step up dito ni Yawi. Siya talaga yung pinaka foreground na NXP Evos, as to why napakaganda ng kanilang mga team fight. And for NXP, grabe yung kanilang confidence dito sa player na to, kasi pinapasok nila eh. Binanggit to kanina doon sa Kiss to Victory. Kailangan ni priority yung mga hero ni Yawi, and ito yung mga kabisado niyang hero eh. Yung mga setup. Yes. Yung mga setup. Kailangan talaga nila na setup ito. Actually, talaga for your NXP Evos, kasi hindi pwede magpakita yung sinasabi natin mga burst heroes. Kailangan nila nang papasok para sa kanila bago nila mailatag. Although for Brent, kumapansin natin, ang tagal bago nila ma-burst si Ribbon. Napaka-kunat. Coterant Inferno pa rin kasi talaga, Chantelle. And now NXP, anong lamang-lamang sa early game? NXP, outplay after outplay, humihinga pa rin dito, Wolf. Lamang na nga sagod yung NXP for a little bit dahil dun sa mga exchanges na yun. Pero tingnan natin, mukhang tatalon ulit si Awi. Ito na, tumalo na naman. Oh, talon lang. Si James. Sabi ni Plap TC Game Bad, si James nasa likod. Fiu, nandito pa rin sa likod, napapaligiran. Ang ganda ng mountain shocker ng NXP. Patience from James. Patience sa dalawang kupunan. Nabanggit niya yung Mountain Shocker, mas maganda siya for Bren kasi napakalita na ng mapa nila. So mas madali lang dito for NXP Evos na mas mapredict kung saan sila pwedeng pumunta. At kung saan sila pwedeng dumepensa at umatake. No? Hindi ko na alam mainit. Kung ano. Lamang pa rin yung NXP kung isipin. Ang ganda ng lineup ng NXP rin kasi yung ano, kasi yung Feathered Air, ayan yung dalawang Crash Gear naglalaban. Yung Feathered Airstrike, tsaka yung Real World talaga eh. Hindi ka talaga pwedeng tamaan eh, kahit gaano kakakunat para real sa world airstrike. Real world airstrike. Pwede rin airstrike manipulation. Oo, real airstrike. Real airstrike. Sige na nga. Sige. Pwede na yun. Pero yeah, NXP Evos dito, tama sinasabi dito ni Wolf and ni Manjin. Maganda kasi yung pwede nilang i-burst. Isipin mo, tamaan ka lang ng dalawang ulti na binabanggit natin. Instant kill eh. Ang pinaka pwede lang sumalunon, it's either Flap TZ or Rebo. Yep. Yes. Diba? At saka ang ganda din ang pwesto ni Renny J lagi. Tignan mo yung score ni Renny J. 405. Hindi pa nagkakaroon ng death si Renny J in this game. We're talking about Rebo earlier. We're talking about everyone. Renny J with the wings by wings. Look at that. Ang ganda ng score this time. 405. At syempre, alam natin sa NXP, pag tumalon na si Yawi, nakakuha sila ng easy kills. Kasi kung pabansinin natin ng Bren Esports, wala silang Purify. So madaling tumalon dito si James. Si James, wala ka siyang pakit. Parang inaararo lang niya yung Bren Esports. Mm-hmm. Tapos meron siyang Petrify, sabay sakto yung second skill, yung patalon, doon ang Yuzong. Pagkababa niya from being the Dragon Form. So saktong-sakto at walang counter yung Bren Esports doon. Kasi like we said, walang Purify. Pwede ring ipang-set kasi yung Petrify ni James eh. And for a time, naging uso to sa Yuzong eh. And up until now, ginagamit pa rin.
yep. ng NXPE. Yes, so for Brent dito, ang magandang gawin nila, specifically Rebo and maybe Lusty of the squad, is hanapin si Rene J. Kasi si Rene J, meron siyang patakas, pero pag nakuha nila yon, na-force na mag-wings by wings, madali na agad for them eh. Kaya eh, no? Oo, gana eh. Pero... Oh, yawi! Oh, yawi! With the TikTok plays na naman, mauli dito si Lusty, pero nagamit na ng real world manipulation. Asan ko din si Doc Rebo na magamit ng sight? Ayun ay, feather there, strike, tignan natin! Nakumungumpa si Rene J sa likod! Nagkakatabi kami na ngayon ang side umbrella, tumatakbo na sila! Dahil si James ay makunat pa rin talaga! Napagamit siya feather by kanina pa, habang mega kill na, mag-ista H2O! At nako, umarangkada na! NXPE nyo! Galit na! NXPE taking down two TikTok timers are real! Eto na yung pag-push ng EVOS! Pwedeng-pwedeng i-push dito ng next play EVOS! Oh! Speaker pa! Grabe! Parang, parang Squid Game! Ibang klase talaga! NXPE! Taking oh my goodness! The bag! Comeback is real! NXPE! What a